name of the Israelites that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, son of Salu, a priest of Shimei house among the Simeonites. The name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur. He was head over a people and a chief house in Midian. And the Lord spake unto Moses, saying, vex the Midianites and smite them. Sabay-sabay. For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Beor's sake. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, sa Bible quiz, Panginoon, sa mga natutunan namin, Panginoon, practical, and ganito rin, mga academic items, Panginoon. Makita namin na kami mismo po ay kasama sa mga minsan sa mga judgment, Panginoon, mga policy dito sa church, nakikita namin kung mga kasama, mga kabuti, Panginoon, ang ginawa namin, aming kalagayan, at magtiwala sa inyo, Panginoon, sa mga times na hindi namin alam, Panginoon, apektuhan kami, but hindi namin, at sa inyo kung yung tiwala, makita rin namin ngayong hapon kung ano na po nangyari sa mga negative at positive actions naman, Panginoon, ng mga character dito, Lord, sa may pinag-aaralan, sa iyong salita, I pray na makuha namin ang mensahe at mahalin yung salita, Panginoon, accept ang katotohanan, ang aming reality ng aming kinalalagyan. But again, para kanina umaga, magtiwala sa inyo, Panginoon, ano ba yung dapat namin gawin? At expectation namin minsan na hindi nakalain sa inyo, but I pray na kayo po ang tutulong sa bawat isa, Panginoon, maunawaan mga bagay nito. Again, tulad ng mga makikita namin dito, Lord, Panginoon, humihingi may tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, mga kasalanan. Ito pa yung naka-offense sa inyo, makita namin dito, Lord, na may kaparusahan. Dahil ganun po nga, ayaw niyo po na kasalanan. So I pray na, again, kayo pong mag-bless, kayo pong magpala, kayo magturo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na po. Good evening na, no? Okay, so kanina ang tagal natin. Maganda na yung message, amen? Amen. Dito si Daddy, lagi mahaba ang preaching, ha? Hindi, joke lang. At pwede natin sa... Pero medyo na iiwanan na doon din, no? Ano sa palagay mo? Si Daddy kasi actually, ayaw niya masyado na abala daw ako para magkatid. Pero sa akin, mas importante yan dito ka. Amen. Kasi nagkakamustahan, ano ba nangyayari doon? Iba yung andito kayo, iba yung online. Men, itong dalawang to. Miss ko rin kayo ng Thursday, tsaka kahapon. Hindi kami kompleto pag wala kayo, eh. Pami, tama na. Ang lalaki tuloy nagugas kahapon. Kasi ano, ha, lagi ko nakikita si Edgy nagpupunas ng ano. Eh, paano mo sa mga babae, bad? Ha? Nupunas ka lagi ng ano, mesa. Okay naman yan. Pero maraming babae naman dito, ha? Pagpaubaya mo na kay Lenlen. Nasa si Lenlen? Ha, bad? Na ano ako, eh. Naapektuhan ako, bad. Hindi, maganda yan sa kanila. Masanay. Saka ano. Okay, so sana, again, isa to sa mga preaching na to, sana makuha nyo kasi nag-review kayo, eh. Yung nag-review kayo, kaya sabi ko nga kay Bud, kasi kaya ganun yung mga question ni Bud minsan, kasi ano, eh, nag-internalize niya, eh. Yun yung kanyang ano, rin sa expectation minsan. Hindi lang, ano, hindi naman tayo AI, eh. Alam yung AI, di ba? So mas magaling ang AI doon mag-compare, pero internalize nyo rin. Kasi may mensahe dun, eh, kung ano yon. Kaya nga bonus yun, ibig sabihin, hindi naman tsambahan, ibig sabihin lang, kung binabasa mo. Hindi ko lang maalala kung saan relevant yun, eh, pero alam kay Jesus din yun, eh, yung prophecy na yun. So tsaka may prinsipyo doon, minsan, pangako ng Diyos, hindi agad makikita at magkakaroon. So, yun nga, kung nagkaroon kayo ng maraming time doon, makukuha nyo yun, eh. Doon minsan pwedeng tsamba talaga. Diba? Natuwaan lang yun.
Okay, so this time ay nakita niyo na po. Ngayon, hindi tayo mag-focus sa 23 and 24. Pero kwento ko ng saglit. No? So, last time, ang preaching din about doon no, sa verse 22 naman, no? Yung kay Balaam's ass. Naalala ko yun. So, maganda kasi yun. Para maalala na natin sa sana, kilala niyo na si Balaam, hindi sa positive way, a negative. So, iwasan natin mag-ganto. Pero itong 23 and 24, ito extension pa, di ba? Kaya hindi ko na sinama kasi paulit-ulit lang. Yung kanina naalala nyo, na-message natin last time, yung 25, ito na yung pinaka-pinaka resulta ng kanyang kasalanan. Kaya ulitin ko po, ha, na-screenshot ko ba to? Okay, sa binanggit po sa Peter, sa Jude, tsaka sa Revelation, si Balaam, lahat negative. So may nabanggit doon na ano yung kasalanan niya, sabi sa Peter, di ba? Sabi doon is love wages of unrighteousness. Okay, gusto niya yung bayad ng unrighteousness. So ginusto niya yung parang kumbaga sa atin yan, ano yan, na nagtrabaho ka, gusto malaki sweldo pero compromise naman. Okay, kaya kayo mayaman kasi nanloloko ka o nagkataon na, politiko ka, hindi naman makalis sa gobyerno talaga eh. Hindi gawin mo lang tama. Pero kung sa custom yan, kaya alam ko na kung ba't ayaw mong malis dyan. Something. Kaya sa... Sino yung kilala ko last time? Sa bangko. Sabi lang yun, ba't mas malaki yan ang bayad sa bangko? May pera sila, bakit? Ha? Doon sila na kumikita. Interest lang sa mga taong mahirap. Kaya naman natanang nangutang kasi wala tayong pera. As parang forever na tayong alipin doon. So again, learn how to accept. May nangutang ka eh. So accept mo, bayad. Okay lang yan. Pero kaya sila yung mama dahil doon. So ganun din naman sa Jude. Ganun na ganun din ha. Sabi naman doon, run greedily after the error of Balaam for reward. So talagang may kasalanan si Balaam. Kahit dito sa Numbers 22, 23 hanggang 24, parang wala. Kasi parang positive eh. Maganda nga yung sinabi niya about Israel and about God. Pero makikita sa 25 and then sa Revelation 2, yung sinabi doon, who taught Balak, no? Basahin nilang buo sa Revelation 2:14, sabi doon, but I have a few things against thee. Sayan na natin. Okay. So ito yung mga churches. So, pero nabanggit yung isang church dyan. Saan ba to? Pergamos, no? So, matindi raw yung kanilang pagsubok doon. Pero, may mga nagtuturo doon ng katulad ng doctrine ni Balaam. Ano yun? So, ito daw ay si Balaam daw, tinuruan niya, utot Balak, to cast a stumbling block before the children of Israel. So kasi hindi nila matalo at ang presensya ng Diyos nasa kanila. So takot na sila, parang kanina umaga, di ba? Takot, anong gagawin mo? Isumpa mo yan, gamitan mo ng black magic. Ganyan yan eh. So pag talaga itong mga sa atin, kahit anong gawin natin dito, hindi natin kaya. Nagamit na ng kademonyohan yan. Handaan natin yung sarili natin. Amen? Amen? Pero ang problema sa Israel, nagpaloko sila. Kaya sabi dito, nilagyan sila ng tisod, nagpatisod naman. Kung matalino ka, makikita mo na yung tisod eh. Hindi, kaya ko yung tatakbo. Tatalo na lang ako eh, nasyado mabilis yung takbo mo. Mag-ingat. Sabi dyan, ang ginawa niya, to eat, sacrifice things unto idol, and to commit fornication. Kaya ito yung po yung kwento dyan. Makikita natin exactly kung anong ibig sabihin nun. Kaya again, ang mga points lang to dito sa title pala natin is because he was zealous for his God. Yan, ganda, positive. At meron pang isang subtitle na nakalimutan ko. Tingnan niyo na lang sa YouTube, amen. Sa Facebook. So, isa-isa lang natin to, pero ano yung mga matuto natin dito? So, number one, sabi niya, Israel abode in Shittim and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. So, ano nangyari dito? So, nangyari, kung titingnan natin yung Revelation, si Balaam, tinuruan niya itong si Balak to cast a stumbling block. So, yes, hindi niya kinurse,
Kasi ang linaw nun eh, natakot na rin siguro eh, nagsilataba naman yung asno mo eh. So pero, nakaano pa rin siya. May ginawa pa rin siya. Tinuruan niya. Paano tinuruan? Walang sinabi dito, pero nabanggit ko na rin last time. Kasi pumunta rin siya. Hindi ko alam kung na-rewardan niyo. Siguro naman. Yung parang sabi ko kanina, mas mga... Again, may kilala akong mga pastor pa, may key-networking. Kasi nga daw, pastor, alam ko namang may compromise siya kaso, pero pag tayo nauna, nandiyan yung mga yumayaman. Eh, kung sakaling malugi yan, malulugi, marami na naluging ganyan, at least nakaisa na tayo. Tama ba ang philosophy yun? Alam mo ng compromise eh. So ito, I believe, si Balaam ganun. So alam niya hindi kalooban ng Diyos, at pag nabalitaan nyo, ay ganun pala yun, pwede pala tayong makikompromise. Ibig sabihin, hindi ko susumpain ng people of God. Parang nasa church ka, hindi ka gagawa ng maling-mali, gagawa ka lang ng mali. Yung pag nakita yung buhay mo, kunwari, si kapatid na, kunwari lang, si Lenlen. O kahit sino sa inyo. Kunwari, si Lenlen, hindi siya gumagawa napakasama, hindi siya nagmumura, hindi siya nagnanakaw. Pero may ginagawa siya, pag nakita na nabalitaan, ganyan ba siya, ganyan, ano ba ginagawa niyan? Matitisod, matututo ng mali. Hirap na naman si pastor dyan. Alamin ko yun, paano nangyari kanina, natutunan to. Yung pala sa isang kapatid na nakita yung buhay, ganun, kaya nagkaganon. Gusto niyo ba yung ganun? Sana hindi. So ito pinangyari dyan. Kaya sabi dito, so walang sinabi dito pero madi-derive mo again using the New Testament. Kaya sabi dyan, ito naman yung problema rin dito, bakit sila nag-abide doon? Isipin mo, bakit sila nag-abide doon? Kaya siyempre, hindi umalis yung ano. Pero minsan may mga legal tayong dito tayo dapat nag-abide. Huwag ka tatagal, amen? Yung kaibigan mo, alam mong compromise, huwag mo kailangan masyadong kaibigan. May mga lugar, kahit yung trabaho, kasi may lagi sinasabi, kahit sa bangko na, yan ang trabaho mo ngayon, hindi ka makalis niya sa ngayon, sige lang. Huwag ka masyadong magtatagal, magplano ka na, dahil alam may compromise dyan, kung saan man yan, huwag masyadong malayo sa'yo, sa abroad, di ba, ganun eh. Sa ngayon, abroad ako kasi malayo sa pamilya, hindi maganda, pero dito ngayon. So, at least planuhin mo, mag-ipong ka para, ano yung ideal? Dapat kasama mo yung pamilya mo, asawa mo, anak mo. Yun ang ideal na setup. Ganun din naman, mga babae, pastor. Kaya nga nag-aral, nagtrabaho ako. Sabihin mo ngayon, sa bahay lang ako. Again, di ko sinabing, di ko pinipilit. So, kung ano, habang nag-pray ka ng mga pangasawa mo, so, doon ka muna, magtrabaho. At least, pag nanganak ka na, sabi ng asawa mo, ano, sa bahay ka lang, ano, makikipag-ano ka. Naitindihan yun? So, kasi ganun yan. Pag may nakita tayo, pag nag-stay tayo ng gusto sa isang bagay, na, sa isang lugar na may compromise, mas dadamay ka doon. At ang nangyari dito, anong ginawa sa kanila? The people began, yung Israel po yan, commit whoredom. Again, whoredom is fornication din. Parang compromise yan. Yung mga hindi mo asawa, inasawa mo. Okay? So, mga kalandian, kabastusan, yun nga, fornication, adultery, whoredom kasi, yun na yung buong package na yun eh. Hindi mo asawa, inasawa mo. At, pansinin nyo, sino yung inasawa nila? Kalaban nila yan eh. So, ganun pong mangyayari. Alam nyo, pag kayo, pastor, ito, boyfriend ko ngayon, iglesia ni Manalo, magiging baptist dito. Sana nga. Kaya sa palagay mo, ganun-ganun yan. Hindi yan madali. Kaya, kailangan, mag-pray ka sa Panginoon, sundin mo kung saan siya. Hindi ako naniniwala, ililid ka ng Diyos sa mga compromise ka. Amen? Doon ka magkakasa kasi hindi ka umalis doon. So again ha, itong Israel, yung panahon nila, medyo andun pa yung protection ng Diyos sa kanila. Pero bakit sila na, ba't sila nayari doon? Di ba nila alam yun? Ganito po yan. Alam niyo iba kaya hindi nag, hinahita ko lang dito, sabihin ko sa inyo. Iba kaya hindi pumapatol dyan. Una, maganda nga yung setup nila, may asawa siyang, solyosa, ganyan. Okay yun eh, pinaprotektahan. Paano kung wala? Paano kung medyo maluwag? Paano kung iba, hindi kaya hindi nagbumapatol sa ganyan kasi walang budget? Paano kung libre na? Paano yan? Di ba, ganun sinabi sa Jude eh.
Bira kayo? Yung iba, pumapatol sa ganyan, nagbabayad kayo. Hindi na kayo nagpabayad. Yan ang sabi sa Judas. Hindi, no? Ikaw pa yung nagbayad. So, bakit ganun yung demonyo minsan? Parang ano ba yung mga compromise na ganyan sa atin sa panahon ngayon? So, kasi ganito yan. Lalo na pag sa may kinalaman po sa matindi itong ating subject, ha? Pagdating sa ganito, lagi siya sabi siya, normal naman na tayo, mga lalaki, mag-design ng babae, babae, mag-design ng lalaki. Problema, malakas na emotion yan, eh. So, ayun, ang mag-represent sa atin, katulad niya, pag ikaw, lagi ka nakikita sa church, mahihiya ka, eh. Eh, paano nga kung sumasideline kang ganyan? Ngayon, lalo sa panahon natin ngayon, online na. Okay, walang baya. Dati, pag Playboy, kukuha ka ng ano, ang hirap itago niyan. Eh, ngayon, madali na magtago. Dati sa computer, at least, makikita ka ng ano. Eh, paano pag dala mo sa kwarto mo? Intindihan niyo ba? At libre na! O dati, magbabayad ka. O sige, magbayad ka din. Eh, wala kang pera. Hindi ka magbabayad para maka... panood ko na ng porn, ganyan. Eh, paano ko libre na? Kaya yes, misa naiintindihan natin, hindi madali. Pero kaya nga nangyari sa kanila dito, pinuputeksa sila ng Diyos, nakita niyo naman sa chapter 22 hanggang 24. Ang Diyos na mismo nagpumigil doon sa ano eh, compromise na prophet, which is Balaam. Nakita niya, di ba, pinagsalita yung asno. I mean, talagang ano yun, miracle. At pinuprotektahan niya yung Israel. Pero bakit sila ang bumigay? Kaya number one, huwag kayong mag-stay sa compromise situation. Kasi later, began to commit eh. Ibig sabihin, talagang mag-umpisa yan. At pag nag-umpisa yan, hindi natin alam kailan matatapos yan. Amen? Kaya lahat tayo, huwag kayong pupunta sa ganyan. Huwag kang magkakang kaibigan na loko-loko, bastos, at walang galang sa Diyos, sa magulang niya. Amen? Amen. Na mag-uumpisa yan. Number, sabi din sa verse 2, they called the people unto the sacrifice of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. So, bukod sa whoredom, alam nyo, kasama po yung Diyos eh. Alam nyo ba yan? Sa lahat ng bagay, pag sinabing Diyos, Diyos ha, katapos ka lang naman sa 2 Chronicles, at magkakano yan, Samuel, Kings, Chronicles. May mga magandang hari, matino, pero laging nabanggit doon, but hindi nila tinanggal yung worship at sa high places. Pero may mensahe yun, ibig sabihin, kahit mga lingkod na ng Diyos, people of God na, at matino ng hari, minsan may hindi sila matanggal ba? Ano ba yung high places? Ito yung mga bagay na gustong-gusto natin. Hindi yung matanggal, okay na yan. Ano ba yung sa mga church? Ano ba yung mga yan? Yung forma siguro. Ano? Convenience. Hindi yung matanggal eh. So, tanggalin na yan. So, ito yung nauna dyan. Bakit sila nag-fornicate doon? Kasi isa na yung Diyos nila eh. Ito yung Diyos natin, tunay na Diyos. Uy, may Diyos din kami. Ano yung Diyos nyo? May Bible din kami. May worship din kami. Ha, tingnan nga natin, ano ba yung mag-sacrifice din tayo dyan? Nag-sacrifice kami sa Diyos. Ba't subukan natin mag-sacrifice dyan? Dyan nag-uumpisa yung compromise. Tapos sabihin nila, dito, madalas ha, ito na, ano ko yung Sweden daw, tsaka yung Iceland, and then, ano ba yung mga tao dyan, mga liberal, Canada, na bansa. Ano, nagtrabaho ka dun. Yung mga babae namin dito, 14 pa lang, di na virgin. Ganun yung pinagmamalaki pa nila. O, anong gagawin mo ngayon? Nung mag-iisip ka ngayon, baka pwede rin yan sa Pilipinas. Kasi doon yung ano may utak mo eh. Gusto mo makigaya-gaya. Okay, kaya sabi doon, and Israel joined himself unto Baal Peor. Eh, mga anak ng demonyo yan. Hindi naman totally kami nasamba dyan eh. Pero makikijoin ka, why? Wag. Ako personally, yan ang iniiwasan ko yun kahit sa mga Baptist ngayon. Maano tayo dyan? Tunong ka rin kay Pastor yan, tinatanong yan, nag-uusapan yan, ano bang practice yun dyan, ano bang ganyan. Importante kasi yun. At anong nangyari nung nag-join sila? Nagalit ang Diyos. So kayo ba iniisip nyo ba kung magagalit ang Diyos o hindi sa gagawin nyo? Kung hindi pa, pwede ba i-consider natin yun?
Absent ako ngayon kasi fill in the blanks. Hindi mo na ako magbabasa. Hindi mo na ako mag-pray. Fill in the blanks. Anong dahilan? So, nagalit ang Diyos. Balikan natin yung galit ng Diyos. And the Lord said to Moses, take all the heads. So, nagalit ha, by the way. Balikan natin. Justified ba yung galit niya? Eh, paano kung ano naman, gusto na, alam mo na, mga lalaki, boys, girls, may mga ganyang, ano eh. Yung mga boys, eh, girls, alam mo na, mga kabataan. Alam mo na, hindi naman totoong Diyos yun eh. Kaya mo, ay paglaro-laro siya sa mga Diyos-Diyosan doon. Ang may sabihin dito yung jealousness of God. Ayaw niya ng ganun. Kasi eh, hindi niya deserve yun. Amen? Amen. Balik na tayo sa mga mag-asawa. Sa palagay niya matutuwa yung alala ko tuloy si, kila, sino ba yung nanampal? Si Will Smith. Pasensya na kayo kasi may mga source ako ano, mga galing eh. Inaral ko rin, pero alam niyo si Will Smith. Kaya niya sinampal yun, alam niyo bakit? Binastos na yung asawa niya. Ano ba sinabi? Hindi ko, hindi na masyadong binastos eh. Pero alam niyo yung asawa niya, bastos din pala yung sila eh. Kung kanino-kanino pumapatol at sinabi pa nung babae, alam naman ang asawa ko yun eh. So sinasabi ko dito, minsan may justified na galit. Imagine mo, ikaw ba, itong mga bago mag-asawa, si, i-share mo ba yung asawa mong lalaki? Minsan lang naman eh. Ha? Babayaran ka. May mga artista ganun, di ba? Oo. Oh. Halimbasa, yung mga baklang director doon. Oh, kaya yung asawa. Bibida yung asawa mo, makikipag, ano, sa isa. Kaya yung mga siraulo talaga eh. Tapos mga balita yun, tapos sundan mo pa yung balita. Di nasa utak mo ngayon, yung compromise nila, nakikigaya ka dyan, yung iyong, ay, mga bakla, bayaran mo na yan, kasi, eh, napanood natin, ikaw lang. Hindi mo nga dapat pinapanood dyan eh. Kaya pag galit ang Diyos, mag-ingat at magbago na. At ang gusto ko sabihin dito, ayan, dito tayo. Eh sabi dito, matindi to ha, bago si Phinehas pumatay, hindi lang siya mag-isa, inutos na ng Diyos yun. So anong applicable sa atin dito? So basically, nutusan siya, patayin yung mga, especially yung mga nag-compromise, yung mga nag-fornicate, saka yung mga sabi dyan is yan, nag-join unto Baal Peor, so demonyo yan, nag-asawa or nakipag-boyfriend, girlfriend sa mga anak ng demonyo. Nabayanan natin mga bata yan eh, ganun ba dapat tayo respond? So again, huwag kayong papatay ng anak nyo bago kayo. Halimbawa tayo dyan, last week lang ata, di ba? Sabi ko, hindi natin papatay yung mga bakla. Gagawin natin, gumawa tayo ng response na mapatay sila. Last week yun, sabi ko, di ba, kanina umaga. Last week. Umaga, pag finish mo yung totoo, nalaman ng mga tao yung totoo, alam nilang kadiri yung bakla, galit ang Diyos dyan. Kung 100 ng bakla ngayon sa San Mateo, next generation, mabawasan yan, hindi baliktad. Pag ikaw, hindi mo na finish yung tama, okay na yan, bahala sila. Ha? So, dadami lalo yan. Tapos pinakita mo, parang si Abante ka ngayon, I respect you. Huwag kayo magpakasal, pero I respect you. Eh sabihin ng bakla, actually wala namang pakialam sa kasal eh. Alam siya ba yun? Kaya nila ginagamit yung kasal-kasal, wala silang pakialam dyan, mga ano rin yan eh. Walang morality yan. Ginagawa nila yung para sa atin. Gusto tayong babuyin. At ang Diyos. Pag kinasal, nakita sila ng maraming tao kinakasal, kunwari masaya, mga miserable yan. Pero pag nakita ng ganoon, magtatanong yung mga bata, ay, parang gusto ko rin yan, ha. Mga sira ulo yun, eh. So, kaya ganito, mabigat po ito, eh. Eh, sabi ng Diyos kayo, patayin nyo yung mga lukulungo yan, eh. Ang linaw sinabi ko sa inyo, mga banal kayong tao, at kalaban nyo pa yan. At kanina nga lang, sinusumpa kayo, nagbayad pa sa isang propeta, usumpahin kayo, tapos makikiisa kayo dyan, ano mangyayari sa inyo? Madadamay yung iba.
Behold, one of the children. Ito pa yung matindi, oh. Gano'n ka, ano to, gano'n ka kapal ang mukha nito. Ah, bawal pala yan, oh. Wala akong pakialam, oh. Di, nga dito, sabi ko sa inyo, bawal mag-boyfriend ng, ano, unbeliever, o kaya ng iglesia ni Manalo, o Mormon, ganyan. Sabi ni AZ, wala akong pakialam, basto. Ito. If they display ko pa sa Facebook, ito nga pala yung aking pasto, bahala ka dyan. Itinag mo pa ako. Ganon ginawa dito, yo. So, alam nyo naman yung mga tent ng ano, di ba? Magkakasama sila doon. At Simeonites na naman to. Ano ba yung si, ano? Si Cora. Tsaka yung kanyang ano. Sino kasama ni Cora? Rubenites yun, di ba? Sino yun? Yung pangalan ng dalawang yung inubos talaga ng Diyos. Si... Sino? Yung dalawa na inubos ng... Kinain ng lumat. Si... Sina yun. So, ganun din, di ba? So, ito naman, Simeonites. Alam nyo yung Simeonites? Ha? Dathan and Abiram. So, si Korah, medyo na-spare yung mga anak niya, pero yung Dathan and Abiram, ubos. So, ito, ang kapal ng mukha, anong gagawin? Ikaw, anong gagawin mo pag binabastos ang Diyos? Dapat galit ka rin. At ipapatupad mo yung gusto ipatupad ng Diyos. Imagine mo, sabi, patayin yan, eh, huwag natin patayin. Parang si, ano ka, parang si ano, si Saul. Nag-excuse pa. Sabi, patayin, ayaw. Eh, may malakas ang loob. Anong ginawa? May nag-iiyaka na nga, eh. Imagine mo dito, kunwari, pinagsasabihan ka na, oy, huwag kang makikin, ano dyan? Umiiyak na yung nanay, pinapakusapan, huwag naman niya, utang na loob, huwag naman Mormon. Okay na yung Catholic, pero hindi rin okay yun, pero utang na loob, huwag naman Mormon, o kaya Muslim. Diba? Hudyo, huwag. Hindi umiiyak na yung nanay. So, oh. I-display mo pa. Oh, ito nga pa lang aking ano. Ngayon pa kayo, mag-picture pa kayo doon. Galit na galit yung Diyos na, no? Ngayon, anong nangyari? Itong isang hate preacher, si Pinihas, magagalitin. Yan ang mga ano nila sa bansag dati sa nila sa atin eh. Pag sinu-preach mo yung salita ng Diyos, gagalitin ka, magagalitin ka daw, hater ka, hater. Ikaw pa yung babaliktarin eh. Eh kaso alam ni Pinihas ang sinabi ng Diyos. Amen. Ang ginawa niya, loko-loko ka, sige. Gagawin mo yung kalokohan mo, harap-harapan din kitang papatayin. So pumunta naman sa tent nila, oh, nandiyan kayo, oh, nagtatago naman kami. Hindi, nakita namin, pumasok kayo dyan eh. Oh, patay. Nakita na natin yun. So ganun po tayo dapat, huwag kayo papataya. So, iba yung batas nila doon sa panahon nila, kalaban nila to as in... Tayo ngayon, at least, gawin natin yung dapat natin gawin. I-preach natin yung tama. Patayan mga yan. Patayan. Pag sabing kulto, sabi mo kulto. Para yung mga parinig mag-isip. Bakit daw kulto? Kasi daw, iba pala yung Bible eh. Hindi ba kapag-isip sila? Hindi yung patago-tago ka dyan. Wala kang si Billy Graham. Na mahal mo lahat. So patay, and then, ito yung nangyari daw, oh. So the plague was stayed. So dahil sa ginawa ni Phinehas, yung plague na kasabay naman na pumapatay din, bukod sa utos ng Diyos na patayin yung mga nakaya doon, may nadamay. So another point dito, pag may kasalanan ka, huwag mo isipin na kami lang naman to eh. Basta parusahan kami ng Diyos. Basta, may boyfriend. Yung mga kapatid ko, ay sige, mag-church lang kayo sa Baptist, ha? Makinig lang kayo, pastor. Pero kami ay ano yung pakilaman. Madadama yun. Amen. Nakikita ka niya eh. Maapektuhan yun. Ay, okay lang pala yun. May mga hipokrito din yung ano mo, kuya mo. Ganon. Maapektuhan yung kapatid mo. Amen, tito.
maapektuhan lahat yan. Kaya dapat gawin dyan, ano? Kung gano'n ka sila, tigas ang ulo, tigas ang mukha, dapat gano'n ka rin in the opposite direction. I mean, gano'n ka, gano'n sila kademonyo, ikaw gano'n ka maging maka-Diyos. At malinaw naman sinabi ng Diyos, patayin niya, ginawa ni Pinias na hinto yung plague. So ibang nadadama yung iba, pero nung time na pinakita merong isa na naglakas ng loob at tama naman, anong nangyari? Nailigtas ngayon yung iba na pwede pang madamay. Amen? Ganyan po yan. Kaya tayo ngayon, pag nakita tayo mga Baptist yan, nagko-compromise, anong gagawin natin? Bayaan mo na sila eh. Hindi. Parang hindi na madamay yung iba. Amen. Bayaan mo ikaw yung mag-risk. Bayaan mo ikaw yung sabi, ganyan yan, ganyan to, ganyan yan, ganyan yan. Mas maganda kayo, para lang kumalat eh. At least alam nung iba na may nag-a-against pala dyan, kaya abante, hindi lahat ng Pilipino pastor abante na agad. Dahil ang dami ng Bible Baptist, in-associate pa naman yung Bible Baptist kay Abante. Kasi kaya siya yung Pilipino. Ganyan po yan. Kaya pati tayo nadadamay dyan eh. Okay? Kaya nililinaw ko ngayon. Kaya doon yung mayroon tayong guest pastor last time. O, nililinaw ko agad kung nasan ako. Lalo ah, bata ka. Di ba? Alam, nakita niyo nung sinabi natin. Okay? So, and those that died in the plagues were 24,000. Iba pa yung pinatay. Pero yung sa plague lang, nadamay, napakarami. So, another point, ano? May mga kalokohan tayo. Pag nagloko-loko ka, marami madadamay. Amen? Amen. Eh, ba't gano'n? Ba't din nilang pinatay ng Diyos? Minsan gano'n eh. May mga madadamay. Ang tawag dyan is collateral damage. So, nakakaawa. Parang ngayon sa Israel, nangyayari doon ngayon. Maawa ka man eh, pare-pareho si Saulo kasi hindi nyo kilala yung Panginoon eh. Muslim tsaka Hudyo, pare-pareho yan eh. So sabi na iba, mas maganda pa rin Muslim kahit paano si Jesus ay propeta sa kanila, yung Hudyo kalaban nila. So in a way, tama rin, pero in a way, wala, madadama yung mga anak nila. Anak nila, hindi na tumatanda, patay agad. So kaya sabi dito, yan nga, ito yung ating message. Ano ang response ng Diyos kay Pinias? Di ba, lagi kong nabanggit to kasi, nung ano talaga, tumatak din sa akin to kasi talagang pinatay niya, tapos natuwa ang Diyos. Parang kanina, si Asa naman. Si Jehoshaphat, si Josiah. Ito kasi yung dapat malaman ng mga tao kasi sobrang yung panluloko, okay? So, hindi laging good guys tayo. So, good talaga, pero yung definition ng good, tama. Dahil ang Diyos ay good. Amen? Amen. At pinatay yung loko-loko dito. Natuwa ang Diyos. Ito sabi oh, Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron. Talagang kinilala, parang ano, this plague of honor, this plaque of appreciation, this reward is given to Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest. Kasi siya ang hero. Bakit? Kasi galit na galit ako. Tapos siya yung nag-turn away. Yung galit ko, papatayin ko yung maraming tao pa, dadagdagan ko pa yan eh. Siya yung naging cause para hindi mamatay yung iba. Amen. At may paralel to kay Jesus. Mamaya, makikita natin. Hindi exactly, pero ganun pa rin. May mga gagamitin term dito eh. Sabi dyan, away from the Israel, while he was zealous for my sake. Babanggitin ulit yung zealous. Pag sinabing zealous, talagang masigasig, nag-aapoy. Active at talagang nag-aapo yung paglilingkod niya. Mare, pag kumakanta, hindi lang basta makakanta. Pag soul winning, hindi lang basta makapag-soul winning. Nag-soul winning, okay na, pagod na ako eh. Nag-church lang, okay na. Okay na yan, hindi na ako makikinig. Nakinig na ako ng 5 minutes eh. Nag-church na ako isang beses, okay na. Hindi ganun. Pag zealous, talagang anong oras mo ang bukas dyan? 8:30 o 7:30, andun na sa church. Tindi mo ah. Eh, magbabasa na po akong Bible dito, maglilinis-linis. Zealous. Amen? Yes. At sabi dyan, oh, for my sake. So, dapat kanina tayo maging zealous. Amaya, sabihin naman dyan, zealous for his God. Yun ang title natin eh. So, huwag kayong maging zealous para kay pastor lang. Amen? Amen. Alam mo, pansin ka sabihin, eh, babanggitin ako ni pastor kasi maaga ako, nag-tights ako, talino ko. Pwede ba maging zealous tayo para sa Diyos? Amen. Kasi minsan, katulad niya lang, inabanggit sa inyo kahit mga Baptist.
Ayaw nilang iwanan yung masamang turo, maling turo, nakakahiyang turo. Bakit? Eh kasi nagturo niyan, eh kilala eh. Eh kilala, kilalang ano. So pwede may ginawang mabuti, eh ngayon mali talaga siya. Sa Diyos ka maging zealous. Amen. At sabi diyan, among them. Minsan yung iba, may masasabihan naman akong sip-sip, eh ganun talaga. Sabi niya, masyado ka matawa, masyado ka naman ano. Ganun talaga. Sinong gagawa kung di ako? Ayaw nyo naman. That I consume not the children of Israel in my jealousy. Talagang papatayin na ng Diyos yung Israel. Pero dahil sa kanya, nagtiwala sa Diyos, yung gusto ng Diyos, gusto niya. Yung ayaw ng Diyos, ayaw niya rin. Naligtas yung iba. Okay, nakikita niyo na yung ano kay Jesus? Wherefore say, behold, I give unto him my covenant of peace. Ito na. Ngayon, makikita niyo, kung alam niyo yung history ng Israel din, tsaka yung priesthood, Levites, and ano, yung kay Itamar, iya, ano yan? Kasi apat yung ano ni Aaron, di ba? Sino yun? Yung pinatay una, si? Sino nga ba yun? Sino? Itamar yung nabuhay, tsaka si Eleazar. Sino yung unang pinatay? Phineas, hindi. Nadab and Abihu. Strange fire, di ba? Nadab and Abihu, yan. So, pinatay na Diyos. Anong pakailang kung anak ni Aaron? Kahit mga anak ng pastor, minsan di kayo accepted. Amen? Do iba, gano'n. Anak ng pastor, parang mga ano kasi iba eh. Lalo na pahamak pati yung church, pati yung pamilya ng pastor kasi masyadong anak ng pastor. Lalo na pahamak. Ngayon, ito, si Aaron, apat nga, di ba? Yung isa, patay na yung dalawa. Dalawa ngayon yung major line ng priest. So, umabot yan hanggang kay David, pero kay Solomon, tinanggal na talaga. Kasi pangako na yun sa panahon pa lang ni Eli. At dito rin, actually, nag-foreshadow na. Kasi dalawa sila, sino yung nanindigan sa Diyos? Anak ni Eleazar. Kaya pag tinignan yung Eleazar, andyan rin manggagaling si Zadok. Minsan, kahit mga Kristiyano na hindi tayo pare-pareho na zeal. Amen? Yun ang point natin ngayon. So kung pwede, maglilikod na rin tayo, pwede ba? Ikaw na yung todo-todo mo na, pwede ba yun? Yun ang mas maganda eh. Hindi yung placing-placing lang. Lalo tayo ngayon, malapit na end time, sinasabi nga sa inyo, yung iba talaga, mag-gegera na to. Tapos tayo pa, relax-relax pa. Ayun ang galing, kaya sabi dito, magkakaroon ng covenant of peace. So, ibig sabihin, sa linya niya, mga anak-anak niya, ito yung magiging lingkod talaga na magbibigay ng peace. Okay? Ngayon, kay Judah nang galing si Jesus, pero still, makikita natin yung ano, linya ni Eleazar, at ni Phineas, dahil ginawa niya to, ay yung pagpapalain ng Diyos. Amen? Kasi ganito pa yan, si Eli kasi nagsasalit-salit yung high priest. Kasi pwede kay Eleazar, pwede kay Itamar, Eleazar, Itamar. So hindi naman siya nagpapagalingan, pero minsan ganun eh. Hindi for the sake of pagalingan, pero mas maganda, zealous tayo. Amen? So sana ma-feel familiar siya sa word na zealous. Ha? Sabihin nyo nga, zealous. 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 Hindi yan selos, ha? Zeal. Ibig sabihin, nag-aapoy. Mainit. So, pag-zealous, mainit na paglilingkod sa Diyos. Okay? And he shall have it, and his seed after him, even. Ganyan po yan. Pag naglilingkod ka sa Diyos, yung anak mo, madasa hindi. Yan ang alam nila eh. Ayun, tatay ko, naglingkod sa Diyos ng ilang panahon. Nagtapat, nakita ko. Napahamak siya, pero nagtapat pa rin. So tatapang lalo yung mga anak mo. Yun ang tama siguro. Yun ang gusto ko. And yun na naman sabi sa Bible. O di parang ina, pinopopel mo yung mga anak mo sa paglilingkod sa Diyos pag ikaw yung nagtapat sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, ito na yung medyo may ano kay Jesus. So sabi niya, even the covenant of an everlasting priesthood. So parang kay sino yung everlasting priest? Melchizedek. Pero actually, nauna pa si Melchizedek dito eh. So obviously parang ganito yan. Hindi talaga by flesh, hindi yan by race. Diba kasi lahat sila anak ni Aaron. Apat sila pero yung dalawa pinatay.
So ganun yung even mga Kristiyano, hindi tayo pare-pareho kasi iba sa atin minipiling maglingkod ng gusto sa Diyos, so iba hindi. Eh sabi dito, ito naman yung ano, sabi dyan, ina-title natin, because he was zealous before God. Yun yun. Pagpapalain ka, maglingkod ka ng maayos, hindi lang maayos, basta makapag-preach, basta makapag-soul winning. Hindi dapat ganun, dapat zealous, sana, hanggat maaari. Ang sabi dyan, ito na naman, and made an atonement for the children of Israel. Anong ginawa niya? Dahil sa kanya, naligtas yung marami. Kasi papatayin sila, dahil sa ginawa niya, naligtas yung marami. But atonement? Yung atonement po, ibig sabihin, parang substitute yan eh. So kay Jesus, siya yung namatay. Pero dito, ang pinatay niya, siya yung pumatay. So pero ang isipin ng atonement, dapat may mamatay. Dahil may kasalanan, dapat may parusahan. At sa kay Jesus, siya yung namatay. Pero dito, parang parallel din eh. Pero dito, sino yung... Actually, si Jesus may mga pinatay din. Alam nyo ba yun? Na meron siyang pinatay. Parang lang sinasabi ko ano sa mga bakla. Sino yung dapat tirahin natin? Yung mga lingkod ng demonyo. Para hindi nagayahin. Dito, sino? Yung matigas ang mukhang Simeonite. So, nung namatay yun, nagkaroon ng kaligtasan. So, ganun din. Alam nyo ba sa panahon natin yan, sino yung dapat nating tirahin? Sino yung targetin natin? Dahil sa Pinias tayo ngayon. Sino yung yung tatalgitin natin yung alam mo, galit ang Diyos doon. Amen. False prophet. Catholic. Mormon. Ano ba yan? Isa-isa. Si Pope. Iglesia ni Manas. Iglesia Suriano. Patay na rin lahat. Ha? Wag physical ha. Ano ba? LGBT. Mga bakla. Mga false teacher. Si Batina. Mas na masyado ka naman ano eh, si Pinias nga eh. Pinias, maganda pangalan niya pala. Isa pa yung si Binaya. Yung maganda nga, hindi masyado sikat yun ngayon eh. Yung nagkaanak pa akong isang lalaki, Binaya Pinias. Nako, pambihan, tapang siguro dun eh. Okay? Ay, ba't pinangalanan? Nakakahiya naman, no? Pinangalanan mo naman si Abante, Benny Abante Jr. eh. Tsaka si Pope Francis eh. Eh, pinangalanan kasi kailangan eh. Amen. Sino ba tinutukoy mong false prophet? Basta may mga false prophet. Alam nyo ba, may mga nagtuturo ng ganyan. Hulaan nyo, bahala kayo. Hindi, pag kailangan, loko-loko eh. Amen. Amen dito. Ito si Zimri, son of Salu. At yung kanina, si Cosby naman. Mga loko-loko to. Pinatay, natuwa ang Diyos. Okay? So, nakakuha niyo na ba yung picture? Again, ha? Be zealous for God. Because he was zealous for God. Again, i-ano natin kay Jesus. Ganon din si Jesus, eh. Ay, mga... Yung kalimutan tayo, mga Udyo. Yan ang tinira ni Jesus. Diba, anong sinabi sa mga leader nila? Talagang sinagog of Satan. Dapat, wala na ngayon. Wala na niniwala dyan ngayon. Hanggang ngayon. Yung mga Udyo, ang dami pa rin na loloko. Kasi may mga... May mga Balaam at may mga Simeonites na loko-loko, alam ng mali eh. Ganyan yung mga Kristiyano, yung tawag namin yan, Christian Zionist. Ang Zionist kasi ito mga Udyo, pero Israel, ganyan. Quote and quote, ha. Yung mga Kristiyano kinakampihan, kaya tawag yung Christian Zionist. Sila yung nag-i-enable sa mga ito, kaya nakapanloko tuloy. Mga hindi kasi inaaral yung Bible. Eh si Jesus talagang, inano niya yan eh, synagogue of Satan. Who called themselves Jew but lie not. Hindi talaga sila Hudyo. Ang Hudyo ngayon mga Kristiyano na. Amen. Hindi ko Hudyo ha. Sabi sa Bible, Hudyo ako eh. Yung tamang Hudyo. People of God, mga Kristiyano, mga likod ng Diyos. Amen? 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 Amen. Move on. Ha? Pinakayak yung mga Israel, sila yung nagtapat dati. Move on! Amen. May ginawa silang karumal-dumal sa Diyos at maraming nadamay. Yes. Gusto mo pati mga Baptist, huwag mo nang tirahin eh. Hindi ko titirahin yung iba pag... Pero yung mga talaga sagad-sagad na, hindi perfect yung English. By the way, ito pala yung balita kay Abante, nag-sorry na. Ang problema, ang sorry niya, parang showbiz. Hindi, sinabing sorry siya dahil mali siya. Sabi niya, sorry. Sorry ha, kasi nasaktan kayo. Parang ganun lang daw. Di ba sabi kasi ni yung bisita natin, nag-sorry naman daw. Eh kaso nung meron pa akong, alam mo na, mga sources ako eh.
Uy, napalitaan mo kasi abante, nagsorry na sa ano niya sa King James, hindi na perfect. Oo, nagsorry, kaso hindi naman yun eh. Ano sinabi? Kaya lang, sorry, parang ano, sorry, kasi nasaktan ko kayo. Pero hindi ako mali. So kaya pinapangalanan natin yan, amen? Amen. Iba na, ang dami ko nang ano, takot na takot yung abante. Amen. Kasi ano, ganyan naman yan. Ito pala yung isang balita ko, ma-source ko na naman. Sabi ng aking bubuwid, ay si ano pala yun? Yung nagsabi nun. Kung sabi natin, alam ko may mga millionaires club, eh may conference. Ganun na naman, alam yung ginawa. Ang sama ano, sabi ng bubuwid, hindi, yan ang sabi. Eh siya nagsabi nun. Pero naka-align naman na sa ginawa niya na dati. So hindi na ako magtataka. So sorry kung mali ako. I believe tama to. Siya nagsabi nito. May conference sila. Naglabas ng milyon. Cash. Sa palagi nyo, anong klase tao yung mga ganun? Networking, ba? Networking, di ba? Pag nakakita kayo ng ganyan, networking, ito mga pala ang aking ano. Ito yung kotse ko at kotse rin niya kunwari. Naglabas daw ng pera, hindi yung mga pastor na karnal. Umaasa na, hindi naman sila nabigyan. O di lalong nagalit. Isip-isip ko lang, isa ka pa eh, loko-loko ka rin. Ba't kayo dyan? Sa dami mo natutunugan niya sa pastor na politiko na yan, andyan ka pa? Really? Nagmura si Duterte, nagtawa na pa yung mga pastor. O sige, next year ulit. Sino Duterte? Sino yung atak ni Duterte isa? Yung isa pa? Si Baste. O, siguro, yun ang guest nila ngayon. Sana magising na yung mga pastor. Ah, si Baste. Drug lord. Sino pa mamalala dun? Baka si Vice Pangit ng next ano ng Baptist Day. Hindi ko alam. Good na ako. Matapos na tayo. Ngayon, hindi natapos doon. Okay, ganito kasi yan. Itong mga Midianite tsaka Moab, dalawa kasi yan, di ba? Midianite, Moabites. But especially Midianite, sabi dito ng Diyos. So, hindi pwedeng isa lang pinatay nila. Amen? Tulad kanina, hindi pwedeng isa lang. Alam niyo yung mga Calvinists, may mga tinitira lang din yan. Alam, napansin niyo yung iglesia ni Manalo, Soriano yan. Soriano, titira iglesia ni Manalo. Si Catholic, mga Protestante. Kaya may mga, ano sila, paborito sila kami. Yung mga ibang mga compromiser na feeling matalino sila, Kristiyano sila, titirahin, atheist lang. Pero mayaman na yung mga Kristiyano, Kristiyano yung atheist. Nag-asawa na kami dyan eh. Talaga, alam namin mga loko-loko yan eh. Okay lang, dapat kaya tayo. Ano tayo, sino tinitira natin? Lahat dapat, kasi hindi pwedeng mamili ka at may tira ka. Pag may tinira ka, ano yung pinaburan mo? Kunwari, ano papaburan natin? Mga Baptist, ano tayo doon? Ano tawag doon? In-group, out-group thinking na rin yun. Dahil Baptist kami, lahat itirahin natin. Hindi dapat pati mga Baptist na ano. Meron din yan. Amen! 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 Kaya sabi dito, inutusan na sila ng Diyos. Okay! Ito yung may kinalaman kaninang umaga. Bakit galit ang galit ng Diyos dito? Kasi ganito yan. Hindi sila basta-basta, kung nagsagupaan lang yan ba, di ba? Parang warfare na, kaya ikaw, nananakop kayo. Ang ginawa po sa kanila, hindi basta-basta. Para kaninang umaga, ano yung kanilang umaga? Hindi ko consistency. Yung sa akin, Psalm 56. Ano yung style nila? Nananakot. Ha? They hide themselves. They gather. Anong ginawa nila? Mga espionage. Nag-aabang. Mga pailalim. Okay, pabagsakin natin to mga Baptist na to. Paano pa pabagsakin ng Baptist? Sabi nga ni Pastor, tatlong F lang yan. Fame, female, saka finances. Pag tayo may nag-support na ditong Hudyo, kung natin ganyan, kaya Christian Zionist, sabihan ka na yan, Pastor, hindi ko pa alam, pero ganun yun, malamang. Huwag mong titirahin yung Israel, si Abante, si... O kaya naman, female, ipapadala si Pastor, ay si Pastor, si ano dito, may mga ganun, pinapakawalan, totoo po yan.
May mga kwentong ganyan, may bigla ka na lang, may mag-member tayo, sobrang ganda naman. Saan lang galing to? Tapos malapit kay Pastor, nako, mag-iingat na tayo, amen? Amen. Bagay, ang ganda sa akin kasi, si Ma'am Pian nyo, malayo pa, kahit nga hindi eh. Ang giselos na agad eh. Hoy! Iba yung ngiti mo kay ganyan eh. Kasi siyang unang makakaramdam niyan. Amen? Paano pa isa? Pain. Ayoko rin yan. Okay. Ba't mainit? Mainit lang yung preaching. Okay. Oo nga, soul winning. Eh, hindi ko naman ano eh. Yung babae kasi, dumikit. Oh, picture. Pwede yung picture. Okay na eh. Dumidikit pang ganun. Hindi naman siguro yung nasadya. Pero, yun nga, mag-ingat din. Amen? So kaya minsan, ang utos ng Diyos, ano? Pag ang panira sa atin, ibig sabihin yung pag sinabing wiles, ibig sabihin pinagplanuhan ka talaga niyan. Kasi ang tindi niyang media na isa, upusin na kaya natin yan. Diba? Patulad yan, yung mga gagamitan ka ng ganyan, tapos wala ka mo nang sasabihin, ano bang nag... Sabi lang yung Catholic daw gumagawa niyan. Nagpapakawala kasi ano po yan, may mga training center yan eh. Kukuha yan ng ano, maraming resources yan. So yun ang kwento-kwento, hindi natin may verify yun. Pero hindi ako magtataka doon yung mga Jesuit. Marami pong resources yan. So yan, kukuha yun. So kung attend ka dyan sa Discerning Word Baptist Church, yung pastor dyan, ano, hindi sila sweet ng faces niya. Wala silang pakialamanan. Sumama ka kunwari sa ganyan-ganyan. Ayan na yun. Amen? At kayo-kayo rin. Hindi lang ako. So yun yun. So gagamitan ka ng wiles. Ibig sabihin, kaya naman yun, sa hala-hala. Ay, si daddy lang yan. Madali lang yung pabagsakin. Pag na ganun din. Daddy, may ano yan, may past yan eh. Yeah? So siguro, ganun pa rin yan ngayon. No? Sana hindi na. Amen? Amen. Nagsawa na tayo din, natuto na tayo, di ba? Sa pera, ganyan-ganyan. Yun ang wiles. Ibig sabihin, ginagamitan ka ng mga scheme. O kaya ng talino, no? Mga trap. Pwedeng ganun eh. Yung trap, ganun ang idea ng trap, di ba? Hindi mo alam. May damo doon, pero wala na pala laman yun. Mahuhulog ka pala doon. Okay? Kaya sabi ng Diyos, ubusin nyo yan! Hindi yung vex dyan, talagang susugurin nila, patayin nila. Kasi kayo ay niloko, at nagpaloko naman kayo, pero gantihan nyo. So yun na yun. So, pansin nyo, binanggit niya na daughter of a prince. So ibig sabihin nito, hindi yung basta-basta. Hindi yan ordinaryong babae na in love lang sa poging ano, baptist. Hindi. Mga anak to na nila, tingnan ulit natin si Cosby. Ano, that daughter of Zur, si Zur, head of over a people. So, parang ganyan yan. Naalala niyo yung Israel naman at saka Judah. Israel, sobrang loko-loko na. Magkalaban na nga sila eh. Nung panahon ni Rehoboam tsaka ni Jeroboam, eh bakit nag-intermarry pa? Sino yun? Jezebel, Ahab, may anak sila. Sino yun? Naging asawa ng anak ni Josaphat. Kasi nagkakaroon sila ng alliance eh. Si Atalaya kung yung nagkakamali. Later siya yung naging queen sa Judah. Pinatay yung mga anak ng hari. So mag-iingat tayo dyan. Amen? Hanggat maaari, huwag kayong magtaka kung bakit minsan sa ibang bagay, stricto tayo sa doktrina. Naku, hindi natin papalusutin yan. Pag medyo nagasabi, alam niyo King James, may mali rin dyan. Ngayon kung printing, okay yun. Talaga may mali po sa King James printing. Hindi sa interpretation, hindi sa translation. May nagkamali talaga. Alam naman natin yung kaya nga merong mga revision talaga. Maraming revision edition sa King James. Kasi yung ano nila, printer nila, typecast, iniisa-isa yun. Oh. I-type natin, 4 Davex. Oh. Peter, yung 4, F, F, O, R. Iniisa-isa nila yun. Ganun ang printing dati, typecast tawag doon. So,
babubuhay nila, o may space, may T, small letter T, o H, magkakamali ka dun. Prone to human error. So, ganun po yung nangyari sa King James. Walang mali yung translation kasi salita ng Diyos yun. Pero yung printing, spelling, di ba? Ganun yun. So, tapusin na natin. So, ano yung title natin? Because he was zealous before God. So, pwede ba maging ganun tayo? Amen. Eh, paano kung ano, si Phineas ang pinatay ng mga Ruben, Simeonite? Diba? Kasi ganun yun, kapatid namin yan, papatay mo. Diba? Ganyan yan eh. Kahit ito, Giovante, pastor namin yan eh. Kaano namin yan? Hayaan mo lang. Hayaan mo protektahan ka ng Diyos. At kung hindi, at least ginawa mo pa rin yung alam mong dapat mong gawin. Amen? Be zealous before God. For His God. Huwag nung hayaan ng Diyos na mapahiya sa atin. Sinabi ng Diyos, galit siya sa bakla. Sabi mo, okay. Sorry ha, sorry. Pwede siyang ano eh. Sorry ha. Diyos, diyan ka muna, Diyos ha. Hindi ko na sabihin sinabi mo. Sabi mo, patayin ng bakla. Eh, yung mga bakla dito. Magalit sila Diyos eh. Kaya magsosorry sa katotohanan. Amen? Amen. Yung timing mo, ayusin mo ha. Huwag nagpatawa ako. Okay, so let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na nakita namin yung hero for this story, Panginoon. Nakita namin, may mga loko-loko dito, matigas ang muka. But sa action, Panginoon, katulad ng Panginoong Jesus, napaka-glaring, Panginoon, ang kanyang action. Nagkaroon ng atonement, Panginoon. Maraming naligtas dahil sa action ng isang yung lingkod, Panginoon. Nagtapat, naniwala sa inyo, at ginawa niya ang dapat niyang gawin, Panginoon, kahit ito po ay hindi conventional sa marami. Even kami ngayon, even among Baptist, Panginoon, hindi namin alam bakit minsan. Napasalamat kami, medyo marami na rin Baptist, pero ang dami rin pala minsan na sila na rin ang kaaway, mapasok ang false doctrine, at mga importante, Panginoon, may kinalaman sa gospel. So I pray, Panginoon, na bawat isa amin dito, malaman namin aming value, ang gagawin namin ngayon at in the future, na yung gagawin pala namin, marami na madadamay both sa negative and sa positive. Kung kami nagloko, may nagpabaya, hindi ka namin pinagtanggol, hindi ka namin pinaniwalaan, at kami papapetiks-petiks, Panginoon, hindi kami na nagalit sa mga bagay, naggalit ka naman. Marami madadamay, mapahamak, Panginoon. Baliktad naman, Panginoon, kapag kami naging zilo sa inyo, Panginoon, nagsipag, maraming, Panginoon, may inspire dyan. Pag nakita nila, mahihiyain kami dati, pero ngayon, mga soul winner, dati ay timid, pero ngayon, masipag, titiwala sa inyo, ginagawa niyong kalooban, Panginoon. So, I pray, kayo pong tutulong sa amin. Turuan niyo lang po kami, yung Espiritu, Panginoon, yung salita. Ito yung basahin namin, pagtiwalaan, Panginoon. At sa mga ibang bagay, Panginoon, na hindi pa namin kontrolado, itong mga kabataan to, Lord, kayo pong tumulong sa kanila, Panginoon, sa kanilang personal dealing with you, Panginoon, yung salita at panalangin. Usapin niyo po, Lord, sila at pangunahan, tulungan, Panginoon. Ilang po, Lord, again, maraming salamat po sa buong araw, mga naligtas, Panginoon, sa mga nagtatapat, at least, Panginoon, sinusubukan, Bible quiz, Panginoon, na parte na aming ministry dito, Lord, kasi nag-aaral kami, hindi lang kami dito kung ano lang maaral. I pray ma-retain, Panginoon, yung mga mensahe, even yung mga details, Panginoon, makita namin yung salita pala ay napaka-importante. At hindi sayang oras na yung pag kami nag-invest dito, Lord, mag-aral, at least ma-familiarize. Again, salamat sa oras, Panginoon, sa mga birthday ng amaya, Panginoon. Patuloy ang inyong katapatan sa amin. We pray na, again, sa bawat isa, Panginoon, bigyan nyo kami maraming taon na especially productive years, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Katapatan. Ilang po, Lord, ingatan yung bawat isa. Maraming salamat sa katapatan. Biyaya pa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.